attention, guys. So yun guys, ito yung lulutuin natin, tungkwa with leftover siw yolk, or let's say belly pork, yung roast pork. Ayan, mag-start na tayo guys. So yun guys, mag-start na tayo magluto ng tungkwa with ito, yung preserved or roast pork, leftover roast pork. So yun. So syempre ang unang gagawin natin guys is ito, painitan natin ang ating palayok. Ayan. So ganun lang kasimple yun guys. Ganyan lang kasimple guys ang pagluluto. So, unang gagawin natin guys, once na mainit na ang ating palayok, lagyan natin ng kaunting mantika. Kaunti lang guys, kasi itong roast pork natin is meron na siyang taba. So, kaunti lang. For about half tablespoon. And ilalagay na natin yung ating garlic. Ayan. Gisahin muna natin. So, habang ginigisa natin siya is igisa muna natin siya guys ng hanggang mag-golden brown or hanggang lumabas yung amoy niya. Ayan, medyo lumalabas na yung amoy niya guys. So, pangalawa is ilalagay natin itong yung luya natin. Over yan, mula kagabi, kahapon. Then, lagay natin itong ginger. So, pahinaan lang natin yung apoy niya guys kasi parang hindi matunog. And then, itong siyo. Igisa muna natin siya para mag crunchy. Yes. Isa ito sa mga pinakagusto ng mga Chinese, especially pag may leftover silang mga roast pork. Kasi kami hindi kami masyadong matakaw sa karne. So, curry with gulay, okay na yan. Pero alam ko pag sa atin yung ubos to eh. Diba? Wala nang leftover. Kasi bihira lang tayong makatari ng ito ng ganito. Kasi sobrang mahal guys ng pork cheese sa atin. So, ayan. I-toast muna natin ng kaunti. Ayan. So, antayin muna natin na medyo matoast ng kaunti ang ating roast pork.
Although matapos na yan, pero yung skin lang niya. So, yung susunod natin is itong tongkwa or winter melon sa Chinese. Sa Chinese is tongkwa, pero sa English is winter melon. O sa tawag sa mga Ilocano, gundol. Bahay kubo kahit monti ang halaman doon ay karing-karing singkama sa talong sigarilyas at mani ikaw bataw patani gundol patula upot sa labasa. So yan guys, hindi ko natatapos. So lagyan natin ng tubig. So, unting tubig lang guys. Huwag masyadong marami kasi magtutubig yan mamaya. So, takpan natin hanggang maluto. Antayin lang natin na maluto siya guys. Hanggang kumulo. Pero, kailangan yung apoy niya is konti lang para hindi masunog. Ayan. Check na natin guys ang ating wow. So see guys, hindi siya nawawala ng tubig. So antayin lang natin na maluto yun guys. Ito, pala. Yan. Antayin lang ulit natin siyang maluto. Cooking ng ating rice. So let's check guys kung medyo naluto na siya. Yan, so wala na siyang tubig. Konti na lang guys, maluluto na siya. Konting ito lang guys para hindi masunog. Siyempre, hindi ko kalimutan ang ating sabaw. Ito na yung ating tongkwa, yung tongkwa with belly pork. So, lagyan natin ng konting asin. Konting-konti lang guys kasi medyo salted na yung ating roast pork. Konti lang siya. And then, it's up to you guys kung gusto niyo lagdagan ng chicken powder. So, sa akin, ganito lang, kaunti lang. Yan. Para medyo mas may malasa. And then, pag nakita niyo wala ng tubig, guys, pwede niyo siyang dagdagan. Para hindi madry. Yan. Haluin lang natin. Ito yung dish guys na matipid kasi itong tungkwa or itong winter melon na ito is $10 lang yan. Yung pinakita ko sa inyo kanina, $10 lang yan guys. So makakatipid na kayo.
sa mga taga Hong Kong or mga katulad kong OFW dito sa Hong Kong, nakakatipid na kayo kung yun ang mga niluluto nyo. Basta isave nyo lang yung mga leftover food ninyo and then you can reuse it again. So wait for the time na medyo mag-ano siya, kumulo, and then check natin yan. Wait for another 1 minute. So yun guys, naluto na ang ating winter melon with roast pork, leftover roast pork. Ayan. So ilalagay na natin siya guys sa ating bandihado. Ayan. Sarap. So ititira ko ito guys kasi para sa baon bukas. Para bukas. O diba? Kainan na. So yun siya guys. Ito siya. Ito na siya, yung tungkwa. Ayan siya guys. Hindi ko na siya tinikman guys kasi alam ko naman na kahit na matabang siya, okay lang kasi umiiwas kami sa maalat. And guys, thank you so much guys for watching.